welcome po sa Live, Love, and Love Team. And now, eto po, ako po ay magmumukbang na nung aking niluto na laing, pero spinach yung ginamit ko. But as you can see, oh, kala mo laing siya. Maganda yung pagkakagata ko. I can't wait to bite. And, kung meron po kayong pagkain dyan, at gusto niyo pong sabayan ako, tara, magsalo po tayo. At meron po ako dito ng fried fish. Ano po to? Ang name po niya dito is Pangasius, pero sa akin, that is cream dory. So, pinride ko lang po siya. Para meron naman partner itong aking tinatanggap eh. At syempre po, ang aking chili oil. Gusto ko sana siyang isama sa gulay, kaya lang baka mag-ibe. Hindi ako makatis ang aking laway. Bayan. Gusto na. So guys, tara! Salo po tayo! And please, try this recipe. Simple. Dali lang kaya. And at least yung miss nyo dun sa pagkain ng dati nyo kinakain, makakain nyo rin man. Hindi na siya kasi ganun kasarap, pero diba? Pernes. It's yum. Panalo, guys. Dalawa yung klase na natitikma kong ginatanggabi. Isa yung tuyong-tuyo. Dahil nga, syempre, tuyo yung dahon. Yung iba nagluluto ng medyo sari-sariwa pa yung dahon, di ba? I think ito yung mas kahawig nung medyo sariwa pa yung dahon. Kasi nga hindi tuyo itong ating spinach. Pero yung dulas ng gabi, pag kumakain ka, yung creamy ng coconut, yun lang amoy ng gabi yung wala. Pero the rest, yum! Yum! As in! Hindi ako nagkamaling subukan gawin ito. Panalo to? Mauulit to. Oh, guys. Try nyo. Told you. Sa katulad kong pudi. Worth to try. Yum. At in. Alam niyo naman, ako lagi gumagawa ng paraan. Maluto ba yung pagkain sa atin? Pagkain natin sa Pilipinas. But by using other materials or other products. Diba? Katulad ng dinugan ko, wala naman akong fresh na blood. Pero ginamit ko yung blood sausage. And it works. Mmm.
Yum. No joke, guys. It's really, really yum, yum. I don't expect that it's going to be the result. Mauulit to. Masishare ko to sa mga kumaris ko at sa mga friends ko na Pilipina din. That they can use the spinach. Wow, sarap. Ahang kasi ah. Hindi ka replaceable ang gabi. Pero, lalo na sa ganitong time, quarantine. This is a good idea. Sarap pa ng chili ko. As in, nyamin to. Doon sa mahilig sa maahang, ito yung chili ko. This is made from Thailand, sambal Thailand. Ground chili and garlic in one. And lagi ko yung ginagamit. Lalo dyan itong mga ginataan. Oh my God. Yum. Meron pa akong ginamit yun na ibang material, like yung, remember yung bopis ko? Yung bopis is also yum. Kuha din niya. Less odor pa. Diba? Yung ginawa kong bopis, ang ginawa kong bopis ay balunan at atay ng manok. Ng manok. So, alam naman natin kung gaano ka kaano din naman yung smell ng odor ng ano, ng paggumamit ka ng mga lapay, bato, ng baka para sa bopis, di ba? Ganun din. Mahirap siyang hanapin. Dito yung kanyang lapay, bato, ganyan. Pero nakasurvive yung aking gopis ng atay baluna ng manok. Na nilagyan ko ng laman ng baka. Para special. Oh guys, stay na. Ang sarap. Hindi ko kalain. As in, really don't expect na ganito siya kasarap. And, I will do it again, for sure. Matagal ko na itong balak gawin. But, kung nanapanood nyo yung iba kong video, nagsabi ako kasi nga hindi ako masyado nakain no ng spinach. Hindi ko type no ng spinach. But now, since na matikman ko yung spinach sa munggo, o sa ginisang balatong, saka yung spinach na ginawan ko ng kamatis sibuyas sa shagong spinach, yun, na-inlove na ako sa spinach. And now, mas lalo pa akong na-inlove. Ginatang spinach. Yum. K
Kaya yung mga nasa abroad dyan, katulad ko, na namimiss ang mga pagkain Pinoy sa atin, may mga alternative naman tayong pwedeng gawin na hindi masya 100% na same ng smack ng everything, ano? Siyempre, alternative nga eh. At least, you did something na mapukaw yung kasabikan mo. O yung having missed that kind of food. Very unexpected come out to sa akin. As in. Guys, try nyo. Simple step lang. Gisa ka lang. Pero ulam mo na, yung sahog mo, nasa sa'yo kung gusto nyo magsahog. Ngayon, kung kayo ay vegetarian, siguro masarap yung isahog yung sipon. Or tuna. Diba? Ano talaga? Win-win to? Nakakalakas lang kumain. Tapos may chili oil ka pang ganito. Pero yung gata ko, ako ang kuha niya. Ito yung wet version na gabi. Pero kuha. Ha? Apa? Pitos-pitos mo lang yung karni mo. Isama mo na din ang tabi mo ng konti, isama mo na yung bawang, sibuyas, luya. Pagaluin mo, pagsamahin mo na yung sahog mo, saka yung mga spices mo, and then pepper and salt. Hindi nga ako naglagay ng veggie kasi hindi ako mahilig sa veggie. Sarap. Ayan, alam niyo naman ang coco smell it. Wonderful sa food. Yung coco smell it na ginagamit ko dyan lagi is ganun mga nasa lata na. And natatandaan ko, dalawa yung menu na gusto ng asawa ko na ginagamitan ko ng coconut milk. One yung chicken curry. Ano nun, nagawa ko ba yan? Pag hindi pa eh, magluluto ko ng chicken curry. Kung hindi ko pa nailuluto yun dito ha, sa aking YouTube channel, sa Live, Laugh, and Loved It. Second, is yung ginataang isda na may pechay. Ganun luto. Yun. Sabi ko sa inyo, isinain ko, ubus yun sa husband ko. Gusto niya yun. Kanin siya talaga. Yan. Yum, yum, yum. Nakakahapit to eh. Date na tong lunch ko ah.
Pero I'm happy. Masyado kasi akong nahuhuk dun sa series na Suits. Kaya start ko lang last week. Maybe magto 2 weeks pa lang ako pero nasa season 4 na ako. Ganun ako katutok pag maganda talaga ang series. Nga lang ganito, late na ako nakakaluto, late na rin kumakain. Yum. Holy cow. So sarap. As in. I don't expect na ganito siya kasarap. Oh, gana akong kanin, tama niya. Yum, yum, yum. Ang sarap. So guys, try nyo ito nga. Tanya, wala na. O, ubus na eh. Try nyo itong aking lying using spinach. Oh my God. Yan, panalo. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Kung sinundan nyo yung structure ko, ha? Ganito kalalabasan sa inyo. Hindi linger pa siya. Sarap. At itong chili oil, tip ko sa inyo. Hanap kayo nito. As in. Level up sa heaven. Sa sarap. Okay. So, I hope guys, nabusog ko kayo. Nabusog ko kayo. Sa aking simpleng pananghalian, ang aking ginataang laing but using spinach. So, ginataang spinach and my fried fish na cream dory. So, nabusog na ako at nagpapasalamat sa inyong panonood and mula po muli sa Live, Love, and Love to Eat hanggang sa muli!